From startup founders to seasoned business leaders, our guests share their stories and insights to help you overcome challenges, seize opportunities, and achieve your goals. So if you're ready to learn, grow, and succeed as an entrepreneur, hit that subscribe button and tune in. In 3, 2, 1. Good morning, good afternoon, good evening. Hey guys, what's up, Ketchup? We're back. Narinig ko na naman yung tawa mo. Good morning, good afternoon, good evening. At sa mga Knockship dyan, magandang maling araw sa lahat po ng aming taga-subaybay. Sa loob at labas ng Global Entrepreneurs Network. Nagbabalik na naman po kami. Ito ang aking partner si Erwin at si Elmer. Maulan ngayon dito, Erwin, sa California. Ang hirap mag-drive. Buti ulan lang. Eh, sa amin snow eh. Negative ano pa? Negative okay. 20, negative 16. Oh, ganun talaga! Alright. Now, I'm gonna feel better. Alam mo, today is gonna be an exciting day. Happy New Year pala sa lahat! Happy New Year! Oh, Happy New Year, guys! I hope na naayos na yung mga papeles nyo at naayos na yung mga papeles nyo dahil magta-tax season na naman. Ayan, magbabayad na tayo. Hanapin na yung mga resibong nakalagay sa mga boxes. Why na, no? Today, meron tayong guest. Siyempre, lagi tayong may guest para masaya. Eh, kung tayong dalawa lang, anong gagawin natin dito? Magbubulahan lang. So, well, may guest tayo. Itong ano na to, itong country na to, famous to sa nilalaro to ng anak ko eh. Lego. Sabi daw, famous tong country na to for Lego. Kasi Lego? It was invented by a Danish carpenter. Ewan ko paano babasahin to. Ole Kirk Christensen. Sabihin, Danish, Denmark. Danish to, malupit to. Oo, kaya ano to, Tagalog din. Sana Tagalog. Mag Tagalog to, kundi. Magdudubuhin. Salamat. Taubos na yung Webster dictionary ko eh. ang pangalan ng guest natin is Miss Sandra Nagano. I don't know how to pronounce it. Mamaya i-correct niya ako. Leongard. Wow. Pangalan pa lang ha. She's Sandra, the Miss Sandra na lang. Parang Miss Sandra na lang po sa last name niya. Pero Nagano, she's Nagano the, is Japanese, di ba? Japanese is Nagano, right? Japanese yata Nagano, yeah. So she's the CEO and founder of Shop BSS.dk. It's a Filipino Asian shop located in Beji, Denmark. Yo, yun yung country. Denmark naman tayo. Global nga eh, alang naman Pilipinas lang o US lang, Canada lang. Denmark! Kinakabahan ako sa momento, dalhin mo ako sa Mars. In the future pa yun, pag nagawa na ni Elon okay. Musk. So, let's welcome. Tawagin na natin. Okay, huwag patagalin yan. Oy, excited Bibira na tayo makaroon, magkaroon ng guest from Denmark. Palabasin na yan. Let's welcome our guest, Miss Sandra Nagano Leongard. Yay! Hello everyone! Good evening in Europe and good afternoon in Canada and good morning kay Elmer sa California. Good morning siya. And ano na ba sa Philippines?
madaling araw. May gising pa ba dyan, taga Pilipinas? Wake up, wake up! almost malapit ka na doon sa apelido ko. Ah, malapit na ba? Ah, paano ba ipopronounce? Kasi pag ano siya, pag double A, nagiging parang O. Ah. Diego. Oh. Alam mo siya pa? Alayo! Di ba, para mas madali sa'yo, di ba Saturday? Ano susunod sa Saturday? Linggo. Linggo. Oh, Leo! Linggo, okay. Sandra, yeah, Linggo. I'm so sorry. Patawad kay ano, patawad. Hindi, okay lang. Actually, sa pagka nag-travel kami, for example, sa Germany, which is very near to us, Lingardlin ang basa nila. Oh. So, pagka nasa ibang bansa kami, sanay yes. Na kaming tawagin kaming Lingard. Pag nasa Denmark kami, Linggo. Linggo. Wow. Interesting. Tapos sa Sabado, Linggo. Oh, ngayon matatanda ako na siya kasi. Kasi after Sabado, Linggo. So, yes, ako na yon. Oh, galing. Partner, masarap pa lang ano, mag-visit sa Denmark. Puntahan natin sila. Baka yung apelyido natin maiba. Yes. And if ever you're going to Denmark, we are very near to Legoland. We are actually 30 minutes away from Legoland. And yes. Also, alam na yan. 30 minutes. Alam na din. Dali na natin yung mga anak natin sa Legoland. Udaan tayo. Oo, alam mo. Yes, punta na kayo dito. Itutour ko kayo. And, kasi magkakatabi lang yun eh. Legoland, Lego House, Wow Park. So, yung sa, tapos Alalandia. So, yung sa area namin is talagang mga, parang mga tourist na, ano, madaming tourist, especially from, ano, from Norway, Sweden, Greenland, every summer, punong-puno kami dito ng ano ng mga foreigner. Wow! Tourist. Galing, galing. Ayos, exciting to kasi nandito si Miss Linggo. Tama na ako. Kaya mo yan, go. Seryoso na tayo, partner. Seryoso. Before we proceed, Miss Sandra na lang, nahirapan ako sa ano eh. Oo. Miss Sandra, before we proceed sa topic natin about raising capitals, right? Yeah. Can you tell us about, could you share a brief personal background about your story and how you began your business? Pwede rin pang maalaala mo kaya or pwede rin mamili ka, iiyak ka, tatawa ka. Ay, pwede ko pareho. Combination. Patay tayo dito. Ano, sadali, anuin ko lang yung powers ko. Sige. Kung ano yung comfortable ka. Actually, my business was started in 2016. O, diba? 2016. So, para ko na siyang, ano siya, kasing edad siya ng anak ko. Ah. Yes. My daughter, she will be 9 years old next week. And yung business ko, it will turn 9 years old this November. So, kaya siya VSS for information. It's Victoria, Soren, and Sandra. So, it's a combination of our name. Ah. Okay. Pero ko pinakamahal. So, yung foundation ng ano, ng pangalan pa lang is about the family. And I created this company kasi sila yung mga kasama ko during the start. Yes, and in the start kasi in 2016, katatapos ko lang nun ng ano, ng parang kapapanganak ko lang kay Victoria, katatapos ko lang din ng business management. So, during the time na tawag dito, nag-start ako na maternity leave. Nag-iisip na ako, ano gagawin ko after school, 'di ba? Syempre, sayang naman kung magtatambay lang ako. So, sabi ng asawa ko, magaling ka sa ano sa sales. Sabi niya, bakit hindi ka mag-start ng business? Kasi yung asawa ko, meron siya sariling business. So, he is the one who actually pushed me na mag-start ng business. And that time in 2016 siguro, nangangapa ka pa, alam mo yung pagka-start ka ng business, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo talaga, ano ba talaga yung mapapansin ng tao, sino ba yung target group mo. Nangapa ako talaga for one year.
kasi ang hirap kasi nung ano. So sa capital, I think I used very small capital that time. Like 25,000 Danish krone, which is like 5,000 sa Canadian money. So I started with, for example, yung mga bags, mga watches, which is hindi naman siya luxury, pero like yung mga brands like Guess, Marc Jacobs, Michael Kors, ganun. So yun yung mga una kong tininda before the ano, before the Asian shop. So during that time in 2016, talagang sabi ko, sino ba bebentahan ko? Kasi parang hindi ko alam kasi syempre yung mga Danish kasi hindi sila yung mga tipo na we use a lot of branded bags kasi mga down to earth ang mga Danish, they don't like. Oh, wow. Yes. If you will come and visit us here, malalaman mo kung sino ang Danish at ang foreigner, especially Filipino. Sabi ganun. Kasi ang mga Danish pag nagbagya, you cannot see any brand. But they are wearing very luxury. Alam mo yon, yung mga ganun sila. They like luxury items, but they don't like to show it off. Ang sino-show off lang ng mga tao dito is, for example, flag, ganon. They really love their flag. But sa mga bagay-bagay, so parang doon ako na ano na, sino magiging target group ko? Kasi yung mga bagay na binebenta ko is sila yung mga items na makikita mo talaga yung mga brand name, di ba? Mm-hmm. Pag-ibigyan ng Guess, talagang makikita mo yung damit mo. Guess, ang laki dyan, di ba? So hanggang sa nag-isip ako, ano ba yung iba kong gawin para mahanap ko talaga yung target group ko? Hanggang sa nag-isip ako na medyo babaan ko siguro yung affordable. Affordable. So hanggang sa nakahanap ako ng mga damit na, alam mo yung fashion, na talaga affordable, so doon pumasok yung mga customer kong Pilipino. Ah, okay. Doon siya na pumasok. So doon ako nagka-customers ng mga, doon ako nakakilala at nakabuo ako ng network ng mga Pilipino. Kung saan sila talagang ano talaga sinuportahan nila, tagasipag ko everyday. Minsan, siguro sa isang araw, 3 times ako nagpo-post ng mga bagong collection. Talagang as in, super sipag mo kasi nga, syempre, motivated ka na ano, diba, na yung motivation mo super taas kasi gusto mo talaga makabente, diba? Pero doon na start ko, para sa Filipino ko napupunta. Sabi ko, parang doon pumapasok-pasok yung mga Filipino sa ano ko, sa network ko. So sabi ko, hanggang sa in 2016, may nag-ano sa akin, may nagbenta sa akin ng ano nila, ng Filipino store nila, which is dito rin sa area namin. Doon na talaga na ano yung ano ko, yung na-boost ba yung company na, okay, now I know who is my target group. Now I know sino yung pupuntahan ko. Kasi talagang the first year, talagang na nga pa ako. Kasi sabi ko, ang hirap kasi as a freshly graduate ka, oo, business management graduate ka, pero hindi naman ganun kadali yun eh. Kasi pag nasa school, puro libro, tapos puro mga analysis ka ng mga iba't ibang company. Pero pagka nasa totoong ano ka na pala, sa realidad ka na, mga nga pa ka, para kang nakatakip yung mata mo, hindi mo alam kung ano ba, sino ba yung customer ko. Ayun, hanggang sa doon ko na na-find out in the ano na, Filipino pala yung mga customers ko. So, and then sabi ko, nung inalok sa akin yung ano, yung Filipino store, sabi ko, why not? Kasi hindi naman araw-araw yung mga customers ko, gusto nila magpalitan damit, diba? Maging pa ng dress every day, but you can sell, for example, soya sauce, lahat nag-aadobo yan, di ba? Hindi ko alam. So, 2 times a week, 3 times a week, meron dito bumibili ng soy sauce, limang bottle ng soy sauce birthday. Sabi ko, ano po yan? Adobo lang talaga ang inyong ulam. Napakailamera, di ba? Ayun. So, ayun, hanggang sa doon na nag-start yung ano ko, yung Filipino store ko. So, hindi ko napinalitan yung name ng shop ko. So, medyo nalilito sila kung, bakit, yan ang pangalan. No? So, kailangan ko explain every time ano ibig sabihin ng pangalan namin. Yeah. So, and then in 2019, yung kasagsagan ng COVID. Yeah. Yes, doon ako parang nakapag-ipon ng pera para mag ano naman ako, para mag tawag dito for the import and export. Doon ako nag-start. Ah, okay. So we have the shop VSS and we also have the Cucina Victoria import and export. Kung saan, yung sa Cucina Victoria, doon naman kami nagdi-deliver ng mga products namin all over Europe, also in Greenland.
Ah, okay. Yes. Interesting. So import-export. Okay. So pinasok ko na doon. From ano? From damit. Tapos sumunod sa retail. Hanggang sa import-export na kami until now. Wow. Galing. Yeah. Galing. I have a question. Ano muna tayo? Ano muna ako sa personal background mo, Miss Sandra? Yeah. Like how did you move there? When did you move to Denmark? Or how did you? Yeah. Balik tayo sa maalaalam kaya. It was 2008. I don't know if you heard about au pair. Ano yun? Sorry. It's a French word, oh, di ba? French word. Wow, French word. Mula ko ko share avec wa, oh, di ba? Ay, nako, nabaliw na tayo. It's a French word which means student exchange or cultural exchange. So, yung mga binibigyan tayo, for example, from the Philippines na mga single na under 30 years old na makapunta sa Europe, maghahanap ka ng host family. I think it's not only in Denmark, it's Denmark, Norway, Sweden, Belgium, the Netherlands, open sila doon sa au pair na ano na yon, na system na yon. So, I came here in 2008 as an au pair. So, nakahanap ako ng host family na tawag dito. And the host family, they have twins na autistic. And I have a background sa Pilipinas na yung sa mga special child, ganon. So, ako. So, ang trabaho mo dun is, syempre, intindihin mo yung dalawa. Kasi kambal sila. Yeah, teenager sila. It was a little bit hard. Nakakapagod siya. Kasi, ano na sila? Twins na sila, teenager na sila, autistic pa pareho. Yeah. Yung isa is mild, yung isa is severe. So, pagka nag-away yan, takbo ko. Tago ako kasi ang lalaki nila eh. Kumbaga, parang ako yung naging ano nila, yung as au pair, ako yung naging big sister nila. So, if the mom and dad is out for work, ako yung parang nagtitake care sa kanila. Mag-ano ka ng food nila, i-prepare mo yung food nila pagpunta sila sa school, and then basahan mo sila or something na ganon. And then also with the housework, ganon. Pero we earned some money. That time, ang liit lang. Ano niya, parang during that time in 2008, nasa 2,500 kroner lang. I-ano natin, i-divide natin. It was only 500 Canadian, o, oh, diba? Ang handa tayo, ang business woman, parating na the calculator, yeah. And then, I only have like 18 months na ano contract dito. And after that, I was thinking, anong gagawin ko? So, may opportunity pa akong mag-move sa Norway. So, I live in Norway for 2 years naman. And that time, nag-alaga naman ako ng tatlong bata. And I was very, very lucky sa Norway. Kasi hindi ako masyadong naging lucky sa Denmark kasi hindi ganong kaganda yung naging host family ko. But during the Norway time, grabe, doon ako talagang parang, alam mo yung kabaliktaran ng na-experience ko, super lucky ang host family ko. And super generous, super yaman. At talagang, alam mo yung naging sweldo ko is 2 times na kinikita ng isang au pair sa Norway. Doon ako nakapag-ipon. So, 1,000 Canadian dollars na, hindi na 500? More than. Oh, more than. Okay. Yes. So, nakakaano ko ng mga 1,200 to 1,500 Canadian dollar a month sa Norway that time as an au pair. So, normal kids naman ang inalagaan ko doon, and I have a contract for 2 years. And doon ako nag-isip when I was in Norway kasi sabi ko, ano na susunod kong gagawin after the 2 years contract sa Norway? Sabi ko, I'm not getting younger anymore. Diba? Kasi parang ano na yung susunod mo? Kasi ang next step na usually is punta ka ng Spain and then doon magnani ka. And sabi ko, hindi eh. Kasi sabi ko parang mas may, hindi ako para, ano kumbaga may mas pangarap ako para sa sarili ko. Kasi once pumunta ka, lumipat ka ng Spain, you have to be illegal. Kasi hindi ka naman siguro may mga nasuswertehan na nakakakuha agad ng employer doon, pero parang 50-60% is talagang magtsatsaga ka muna, hindi ka makauwi ng ilang years bago ka mabigyan ng papel. So para sa akin, it's too risky. So, during my au pair time in Norway, doon ako nag-isip. And then, I talked to my host family na nakapag-desisyon ako. Gusto kong mag-aral. Oh, galing. Okay. But,
info lang sa mga ano sa iba na hindi nakakaalam na if you are from non-EU, pag di ka galing sa EU, yung ano mo pag nag-aral ka sa Denmark, it's not free. You have to pay your own tawag dito tuition fee. Yeah. And it's expensive. Oo, kasi parang international student ka noon, right? Yes, international student talaga. Doon ako kumuha yung sa ano nga yung business management. So ayun, in 2010 to 2012 I was in Norway. Doon ako nakausap sa host family ko na kahit ano, sabi ko, pwede ba bigyan niyo ako ng trabaho? Pwede ba? Yung sabi ko, yung mag-extra ako, bigyan niyo ako. Huwag niyo na akong pagpahingahin, sabi ko sa kanila. Kasi I need ano, sabi ko, kailangan ko kasi mag-save ng money for my education. So, which is sobrang laki ko naman kasi talagang sinuportahan nila ako. Pero sabi ko sa iyo, hindi ako nagpapahinga. Hindi ako nagpapahinga. Yung mga kasabayan ko that time na mga OPE, alam mo pa, ano sila, travel to Paris, travel to, ano, ako talaga, yung ano ko talaga, yung iniisip ko talaga that time, yung may goal tayo na makapag-ipon kasi it's not cheap. As in talaga, hindi siya mura. Ayun. Yeah. Alam mo yung talagang pinikit ko yung mata ko na, ano, na sabi ko, just focus on your goal kasi, yung iba kasi talaga ini-enjoy nila yung OPL time. Kasi isa yun na makakapag-travel ka around 26 countries in Europe na sa visa mo as an OPL, sa Schengen visa mo. So lahat ng mga kasabayan ko noon, talagang inaano nila yung tawag dito, sinasamantala nila yung visa nila. And ako talaga, as in from Monday to Sunday talaga, maalaala mo na kaya, minayak na ba yan? So Monday to Sunday talaga, ano talaga, nagtatrabaho ako. And then, luckily naman na-accept ako sa school sa Denmark. And, wow, galing. I came back here in 2012. Yeah. And then, accept ako doon sa school na, ano, na, although binigyan nila ako ng 1 year to para mag-ano ko ba, integrate sa language. Kasi, Danish language. So, yung, alam mo yung talagang, sabi ko sa yung hirap ng ano ko nun sa utak ko nun, kasi talagang kailangan mo i-absorb lahat eh. Kasi, mathematic mo, Danish, hampas lupa, math na nga, tapos ginawa pang Danish. Ano yan? Diba? Imagine mo. Sabi ko, talaga pinahiso ko dito. Talaga sa, diba, math na. Imagine nyo, diba, math? Mahirap na. Tapos, sa other language pa. Sabi ko, sabi ko sa inyo talaga, bago ako pumasok doon sa last exam ko doon sa math ko, siguro nakailang toilet ako noon, nung papasok na ako sa ano sa last exam ko. Kasi talaga, hindi ko alam kung masusuka ba ako, mahihimatayin ba ako. Kasi ang hirap. Kasi okay lang sana, math, English. Eh, English, but, yeah. Yeah, siguro kahit English Baroque, English Tarabaw, pero hindi eh. Diba? Sabi ko, math in Danish, Jesus ko Lord. Sabi ko, kaya ko pa ba to? Pero, na ano ko naman, ipas ako naman sa kawalan Diyos siguro. Siguro iba talaga yung pagka may goals ka sa buhay. Yeah, yeah, focus talaga. Oo. Focus ka talaga kahit ano eh. Kahit, alam mo yung, parang misan, pagod na, yung utak mo pagod na, yung katawan mo pagod na pagod. Kasi that time na nag-aral ako dito, I'm not allowed to work. Kasi kailangan ko mag-focus doon sa school. So, hindi rin ako nila binigyan ng ano ng parang working visa. Binigay lang talaga nila sa akin student visa. So, umaasa lang ako talaga doon sa ipon ko. Yung ipon na yan, parang talagang, ewan ko, siguro hindi, ano, siguro lang talaga ako yung tipo na tao na masyado akong ano sa pera. Yung parang, ayoko basta-basta bitawan yung pera sa mga bagay na unnecessary. Kasi alam ko yung value ng pinaghirapan na, kung saan galing eh, yung pera na yon. Na yung hindi ka nagpahinga dahil para lang maipon mo. Hanggang sa nagamit ko pa yan nung nag-ano na ako, nagamit ko siya as a capital sa noong 2016. Wow! Yeah! Oh, galing! So you work from Monday to Sunday, you save that money, use it for your tuition, na iba ang language sa Denmark, then you use some of the fund for your business. Yes. Amazing! I also use that money na makakuha ko ng ano ng driver's license. And it's too expensive in Denmark. Super expensive ang kumuha ng driver's. So bang ano mo talaga siguro nun? Kasi you work Monday to Sunday, talagang save lang eh, no? Talagang as in alam mo yung pagka minsan pagka ano may dumating sa time ko na may nakita kong ano watch. Yeah. Sabi,
Bibilin ko ba yung watch o pambibili ko ng ano ng train ticket ko for 1 month? Alam mo yun, talaga binabalansi ko talaga kahit gusto ko yung watch pero iniisip ko hindi kailangan mo yung pera sa train mo for 1 month eh. So pinipili ko talaga yung alam mo, actually hanggang ngayon na ano ko pa rin sa sarili ko yan eh, yung pag ano sa pera talaga kasi siguro talaga ganun yung effect pag talaga yung pinaghirapan mo yung pera. Hindi mo siya ano, hindi kasi yun yung nagiging problema actually yan. Yun na nagiging problema sa madaming tao, especially sorry I baka mabash tayo, pero madami ako nakitang mga Filipino na once na parang pagkakumita ng 1,000 gusto yung ano yung parang nagtataas din tayo ng standard of living, di ba? Lifestyle change siya. Yeah, upgrade. Madami ako nakikita which is sabi ko hindi na siguro choice nila yon, 'di ba? Pero para sa akin kasi nanaw ko kasi mas gusto ko na okay, kung meron lang talagang sobra, doon lang ako. As in talagang nabayaran ko na 'to, meron ako dito, may savings ako, nakapag-invest ako dito. Doon pa lang pagka may sobra, doon pa lang ako talaga parang sige. Gagastos ako para sa sarili ko. I deserve it. Doon pa lang ako dadating. Pero yung sabihin mo na mag-upgrade ako. Hindi. Hanggang ngayon, hampas lupa pa rin ako. Wow, ang galing. Ganda na, ano, ang ganda na story. Yun yung mga gusto kong pakinggan eh. Sorry, Miss Sandra. Talagang gusto ko lang i-dig deeper kung ano yung story mo behind, right? Kasi nakaka-inspire yun eh. Alam ko, it's not easy living in abroad, right? It is. Maraming story na hindi natin naririnig, na akala natin it's so easy to explore abroad, right? Yeah. Which is different talaga compared sa ibang sa Pilipinas. So yun nakaka-inspire, di ba? Nakaka-inspire na kaya gusto namin talagang tanungin yung story ng mga tao kasi nakaka-relate yung ibang tao eh. Kumbaga parang sa iyo, you started from this as a cultural exchange student, right? It was not an easy journey, right? And then you move. You save money, you work from Monday to Sunday instead of exploring Europe kahit pwede mo namang gawin. Yeah. Kasi alam mo, may goal ka. You focus on your goal, but you know the journey is not gonna be easy. Right? Nakaka-inspire yung ganung story. And even that savings, you use that money as a capital for your own business. Yeah. Amazing. Wow. Nakakatuwa. Nakaka-inspire. I'm sure Miss Sandra, meron ka rin mga challenges, right? In terms of while doing the business, correct? Ano yung mga challenges na yung talagang matindi talaga? Aside, I guess yung COVID, right? Nung time ng COVID? Actually, nung time ng COVID, ano eh, kabaliktaran nangyari sa amin eh. Ah, talaga? Oh. Yeah, doon talaga parang sabi ko, kasi natakot ako before COVID, sabi ko, ay, magsasarado lahat, kailangan ba natin magsarado? Sabi ko, syempre, pagka COVID, madami mawawalan ng trabaho, baka hindi na rin sila bumili sa akin. But it actually the other way around. During that COVID, doon ako nakapag-ipon ng puhunan for the import and export na kumuha ng container na direct na sa Pilipinas. Kasi talagang, alam mo talaga yung, kasi nag-isip kami, sabi ko sa asawa ko, kinakabahan ako, pero sabi ko, ano kaya ang gawin natin? Kasi di ba yung mga tao, bawal lumabas. So, imbis na sila ang lumabas, tayo ang lumabas. So, tayo ang talagang buti na lang yung ito si husband ko. Talagang yun din ang siguro yung pinagpapasalamat ko na nakilala ko si husband kasi ano siya eh, tawag dito, super supportive siya. So sabi niya, oh, sige ano, mag-ano tayo, ganito gawin natin, bawat city dito sa Denmark magawa tayo ng schedule, then mag-ano sila mag-order sila sa iyo so they can order lahat pati frozen, pati bigas, lahat 'yan i-deliver natin sa bahay-bahay nila. So magbahay-bahay kami that time. And it's effective. Kasi yung mga tao, takot lumabas. Kami rin naman takot kami lumabas. Pero talagang, yung alam mo yung tipong, nanak lang ako sa door, tas nakamaska, ganun, tas takbo.
Ganun ang ano ko. Kaya, ganun ang ano. Yeah. Kalo, may mga sakit eh, no? So, may message ko sila, in 5 minutes, sabi ko, andyan na yung ano mo, product mo sa labas ng pinto mo, pakikuha na lang agad, ganun. So, talagang, yun ang ginawa namin during COVID, and yung ano namin talaga, yung sales namin talaga, na-amaze ako sa sales namin, kasi sabi ko, ano pala ha, grabe. Pero nakakapagod yun ha. Yeah. As in, pagod kasi dumating kami doon sa time na talagang parang sa north kami nag-deliver. Tapos meron kami yung si husband, may trailer kaming dala. Eh pag kami trailer ka, ano parang 90 km per hour ka lang pwedeng mag-drive. Imaginein mo. Diyos ko, parang yung 2 hours na drive mo, naging ano na, naging 3 and a half to 4 hours na isang way na. Kasi nga ang bagal namin, kailangan kami magbagal. So dumating kami sa point na ganun, na sabi ko, nakakapagod naman pala. Pero... Mm-hmm. Pero ano, doon ako talaga nakapag-ipon para sa puhunan ko, para sa ano, sa container. Kasi ang kumuha ng container direct from the Philippines is ano talaga, super expensive. As in talagang isang pagsakan yan, talagang ano ka talaga dyan, mahihimatay ka sa presyo ng isang buong container. Oh, see, may question ako doon in terms of ano. So, nung nag-container ka na, right? Yeah. Import export. Yeah. Where did you get the fund? From the savings itself? Yeah, kasi 'di ba did you borrow money from the bank or from someone, or talagang yung naipon mo lang, kasi alam ko saver ka talaga eh, talagang. Oh, actually, pero ito ha, syempre hindi naman lahat kaya sa ipon ko. Just a little bit info, nung 2016 nung binenta sa akin yung ano, yung tawag dito, yung Filipino shop, that time nag-iisip ako kasi malaki ding puhunan yun eh. So hindi sobrang isang bagsakan malaking puhunan kasi kailangan mo bilhin yung company. So nag-iisip ako kasi bago lang ako noon. So yung mga bangko, hindi ka basta-basta pahiramin. Mm-hmm. Ilang 1 year lang yung company mo. So ano ka pa, hindi pa maganda yung ano nila sa iyo, yung tingin nila sa iyo, kasi ano papakita mo sa amin? Paano mo masasecure history? Yeah. Although may bahay naman kami, may sasakyan naman kami, but it's not enough kasi dito, kasi masyadong tinitingnan nila kung magkano yung kinikita mo per year. And 1 year lang ako that time. So I was so lucky kasi itong si mother-in-law ko, sabi niya, eto si mother-in-law ko, sabi niya, alam mo Sandra, imbis na maghiram ka sa bangko, pahiramin na lang kita. Tapos sabi ko sa kanya, oh my God, ang galing. Oo, sabi ko, nagulat ako. Siya nag-offer. Yeah. Hindi ako I never asked her. So siya nag-offer sa akin na pahiramin niya ako. Kasi daw, sa bangko, may renta. Ano yung may, ano tawag dito? Interest. Hindi ko na. Interest. So sabi niya, sa akin niya daw, walang interest. Yung sabi ko, kasi nagulat ako, kasi sabi ko, talaga bang pagkakatiwala mo sa akin yung pera niyan? Laki ha, sabi ko, malaki yan. Sabi ko, pagkakatiwala, are you sure? Sabi ko, hindi ka naman na uminom ng maling gamot para i-over mo sa akin yan. Talaga, dun ako na-touch kasi sabi ko, si mother-in-law ko, grabe yung tiwala sa akin. Yeah. Mm-hmm. So doon ako lalong nag-ano sa kanya na, yung tiwala kasi pag binigyan ka ng tiwala ng isang tao, you have to show them na you really appreciate na pinagkatiwalaan kanila. So pinahiram niya ako ng ano doon para mabili ko yung ano na yan, yung Asian shop, Filipino shop na yon. And then within one year nabayaran ko si mother-in-law. And wow. Nagulat siya, sabi niya sa akin, "Bilis mo magbayad." Kasi sabi ko, hindi po ako makatulog eh, kasi sabi ko, iniitip ko yung utang ko sa iyo every time eh. Kasi sabi ko talaga, nagtabi ako sa kanya talaga monthly, inaano ko kung kaya kong taasan every month, ginagawa ko kasi talaga hindi ako mapakali. As in sabi ko, hindi ko kayang kasi pinahiram niya ako eh. So kailangan ko ibayad sa kanya agad. So talaga sabi niya, within 1 year nabayaran ko siya. So doon ako talagang ipon dito. Tapos sabi ko talagang every time na may kinikita talaga, as in puro tabi ako. Kailangan ipuhunan ko ulit. Yung minsan na sasabihin nila, kunyari may makita akong bag na halaga na parang $3,000. Sabi ko, ayoko niyan. Bibili ko ng ano yan, ng sa tindahan, kasi yung $3,000 na yan, dalawang pallet na yan. Diba? Sabi ko, yung bag na yan, tatago mo lang, masisira lang yan eh. Matatakot ka pa ilabas kasi baka manakaw pa eh. Itong dalawang pallets na to, aba, kikita ka dyan. Yung ano mo, yung 3,000 mo, magiging 5,000. Okay,
4,000, di ba? Ganun yeah, na yeah. Mag-isip. So pagdating talaga sa ano, ewan ko sa pera. Talaga, ano? Walang interest. Talagang pinagkatiwalaan ka lang. And then hindi mo siya binrake, right? Talagang yung credibility mo, can you protect it? Kasi after a year, talagang binayaran mo siya kaagad. After. Kasi ang hirap, diba? Kasi number one, although hindi naman niya ako tiningnan na kasi alam mo yung mga, hindi naman, dito naman bihira ang racist sa Denmark, pero they accept foreigners like us. Pero kumbaga, kasi siguro sa umpisa pa lang nakita niya yung background ko eh. So hindi, diba, alam niyo naman yung usually, pagka naka, ano, mga Filipina, naka, ano ng foreigner, yung parang mentality ng karamihan is gold digger, ganon. Pero pinakita ko sa kanya yung other side ng Filipino na okay, siya ay mas may ipon pa ako sa anak niya that time nung nag-meet kami. Yung anak niya walang ganun savings eh. So sabi niya, okay. So siguro yun naging ano niya, parang nag-push siya kanya na pagkatiwalaan ako na hindi siya natakot. Kasi ako parang ako yung natakot nung papahiramin niya ako eh. Ako talaga yeah, natakot. Yeah, unexpected, right? Unexpected. From her. Yung husband ko, hindi siya inas ng anything. Kasi si husband, syempre matutulungan din naman ako ng husband ko noon that time, but syempre may sarili din kasi siyang company eh, na kailangan din patakbuhin, na hindi niya ako kayang ibigay sa akin yung laki ng pera na yon. Yeah, yeah. Wow. So from savings from from families, right? From your mother-in-law. So doon wala ka pa talagang hiniraman na financial institution, right? Walang bangko, walang ano. Wala. Basta lahat from savings to mother-in-law, you pay everything, and then you keep on saving right now, right, for your business. Pero ano ha, now naman kasi dahil yung business ko is getting better and better every year, kumbaga malaki na yung ano, malaki na din ang kinikita niya. So ngayon yung bangko na ang lumalapit sa akin. Galing. Di ba? Yeah, yeah. Sila na ngayon mahabol sa'yo. Noong una parang... Ayun, history, right? Yes, ganun. Exactly, kasi siguro dahil may pakinabang na sila kasi every transaction mo eh. Pero kailangan ko talagang gawin yan kasi every transaction, kumikita naman sila sa akin. So ngayon, VIP na kami, o diba? Ang tari, wow, naging... VIP! Ayup, sabi ko, sana susunod ha. Sabi ko, pati plane ticket ha, VIP na rin. Hindi puro, ang hirap dito sa bangko, lahat eh, konting kibot mo, may ano, may bayad eh. May bayad, may mga fees. Ganun talaga, ganun sila pag ano. Elmer, meron ka bang follow-up question kay Miss Sandra or? Narinig niyo ba ako? Yes. I can hear you, loud and clear. I think minessage ko sa iyo yung tanong ko eh. Ang tanong, I don't know if nasagot na yung tanong about in year 2016 when you... think about buying the Filipino store from a different person, right? Did you use what capital you used to buy that? Is that something that yun na yung ano yung kay mother-in-law? Yeah, sinagot niya kasi pumunta siya sa bank pero the bank itself parang wala pa siyang history, right? That's why nagulat din siya kasi pinihiram siya ni mother-in-law with no interest. Can you imagine that? Oh, okay. Galing. In 1 year, nabayaran niya. Kasi saver si Miss Sandra eh. Ang galing nung ano niya. Yung habit niya at saka yung work ethic niya. Talagang ang galing. Saver kasi siya. Ang nakikita ko dito is ano eh. Meron itong non-traditional ways na talaga kung ikaw ang negosyante, gagawa ka ng paraan kahit dinecline ka ng ibang bangko. You have to find the way if you have a, you know, you have a dream to na gusto mong marating. And dun pa lang sa story ni Miss Sandra, makita natin na non-traditional ways can be used. Pwede yung kamag-anak, kaibigan, best friend. Kasi ang mahalaga dito yung integrity. Pinagkatiwalaan ka. And then once na napagkatiwalaan ka, wag nating sayangin because yun actually yung magbibigay sila ng more opportunities para magkaroon pa ng mas maraming access of capital. May next follow-up question, Miss Sandra is ano, nung year 2019, nabanggit mo sa story mo,
Actually, tina-timeline ko yung kwento mo eh. Kasi from year 2008, naging OPE exchange student ka. 2012, nag-estudyante ka. 2016, nag-start ka ng business. 2019, mag-import-export. That's actually an 11 years of journey. And every 4 years, there's something new. And then here you are, 2023, out of 13 years of in business, nakita namin yung success. My next question is, noong 2019, nung binuksan mo yung import and export, ano yung mga capital acquisition? Saan ka nagkumuha ng capital? Ano yung mga ways para ma-expand mo at mag-grow mo pa yung business mo? Kasi I know for import and export, it includes bond, it includes, you know, a lot of insurances and regulatory compliances na kailangan mong bayaran not only one time but actually yearly, right? And sometimes tariffs are included back and forth. So ano ngayon na yung mga ginagamit mong facility, non-traditional or traditional, na nakakuha ka ng capital to make sure that your business is healthy at meron kang enough capital to operate and expand? Sorry, ang haba, no? Okay lang. Yes naman natin yan. Kaya natin yan. Yes, number one, sabi ko nga sa 2019 is nag-boom talaga yung business. So doon ako nakapag-ipon. And then doon na pumasok si Banker. VIP na siya. Si Hello Banker na. Okay. Hello Banker na. Si Banker na kasi nakita naman niya. Kasi hinihingi nila yung parang ano namin dito, yung tax report namin every year sa company and sa ano namin, sa private ano namin. So nakita niya na, oh, okay, may ano to, malaki tong fish, ayan. So makikita kami dito. So sila ang nag-ano sa akin na nagbigay sa akin ng parang, sige, bibigyan ka namin ng credit. Na parang makakaano ko doon sa business ano ko business tawag dito bangko, na sila na yung nagbigay sa akin na parang inanuhan nila ako, sinuportahan nila ako sa puhunan, kasi talagang pag Pilipinas na ay grabe, ang laki talaga, as in hindi nila paalisin yung ano mo, container mo, syempre pag hindi ka bayad ng full eh, kasi 30-70 yan eh, 30 upon ordering and 70 bago pagka pinaalis na nila sa ano, bago paalisin sa Pilipinas. So full payment na siya pag alis sa Pilipinas. So malaki siya. Tapos doon nga yung sabi niya, yung papasok na yung mga tariffs, ganon. Siya, buti na lang kasi yung ano ko, yung etong si supplier ko, ano siya, member siya nung parang ano ba yun, Rex. Yung parang yung company niya is connect niya something na para pagdating dito sa Europe, hindi ganong sobrang laki ang tariff na babayaran ko. Kasi may mga products na tariff-free, pero hindi lahat. So, meron pa rin mga binabayaran. And, syempre, yung cost ng container, malaki din, hindi mura, from Philippines to Denmark, malaki din yon. And, andyan pa yung papasok yung mga tax, for example, yung iba yung tax namin sa chocolate, iba yung tax mo sa peanuts, iba yung tax mo sa coffee, iba pa yung tax na yan. Iba pa yung tax ko binabayaran, for example, sa bigas namin. So, ang daming tax na binabayaran. So, binabayaran ko pa rin sila para gawin yung mga tax na yon. Tapos, babayaran ko pa yung mga tax na ginawa nila. Patong-patong. Kasi kung kami gagawa, sabi ko nga sa asawa ko, kung tayo gagawa ng mga ano na yan, yung mga tax na yan, baka ano, isang products pa lang tayo, hinahimatay na tayo. Sabi ko kasi, ang dami, for example, sa chocolate pa lang, ano mo, yung ilang percent yung milk, ilang percent yung fat. Sabi ko, hindi na kaya yun ang utak ko. Sabi ko, tama na nung nag-aral ako ng mathematics in Danish language, tama na yun. Wow. Miss Sandra, may sino nagturo sa iyo? Do you have a mentor? Yeah, do you have a mentor? Kasi I know import and export is not an easy monster to tackle eh. Kasi there's a lot of, you know, things to consider there and a lot of steps. May mentor, how did you able to, in a very short period of time, your journey is like from 2016 to 19. Yeah. That is actually 3 years. Yeah. Only, how are you able to understand all this? May nagturo ba sa'yo? May nag-guide ba sa'yo? How does it work? Actually, it's a combination of lesson habang nag-ano ko. Kasi that during from 2016,
bago kami mag-import, kumukuha kami sa Holland. So doon ako natututo ng mga rules kung ano yung bawal, ano yung pwede o ano yung hindi pwede. And the same time, syempre, meron din kaming mga control dito ng Food Authority na best friend ko. Ay, grabe talaga. Yan, isa yan sa ano ko, sa naging ano ko, yung parang mga, nahirapan ako. Kasi, as in kasi yung rules nila, ang dami. Sobrang dami. May hilo ka talaga. Pero minsan nga, pag tinanong ko sila, hindi na din nira ako. Hindi nila ako masagot sa own rules nila. Kasi sa sobrang dami. Pero kasi kunyari, pagka pumunta sila dito, and then may nakita silang isang products na merong yung product na yun contains something na hindi pwede sa EU. For example, E133. Ano yung E133? It's a Allura Red na nilalagay nila na pampakulay, for example, sa ketchup, banana ketchup. That is why banana ketchup is not allowed. Kasi meron siyang E133 na yun ang nakakapagbigay ng cancerous na it's banned dito sa EU. So yun yung ganung paraan, pag nape-penalty ka, doon ka na tuto. Oh, okay. Yeah. And also, do you use some consultants din, like expert on the field? Yeah. Did you hire like lawyers or consultants or? Actually, this 2023, nag-hire na ako ng ano ng tinatawag na food consultant na talagang nag-ano sa akin ng ano nag-update sa akin ng bagong rules every time. But from 2016 to 2022 ako lang, tsaka si husband, tsaka yung naka-subscribe ako kasi sa mga parang sa EU rules, sa Scandinavian rules, tsaka Danish rules. So, iba-iba kasi rules eh. So, doon ako nakakatanggap na, for example, every day nakakatanggap ako ng rules about sa Denmark na, ito sa galing sa Food Authority, itong product na to is not allowed, o itong ingredients na to is not allowed. So, doon ka, pero ano, talagang ang haba ng learning process and ang daming iyak na iyak. Kasi minsan yung mga product talaga na alam mo yung hinahanap-hanap ng customer, suddenly it's not allowed. Alam mo yun? Oh. Tapos minsan, hindi ko naman kasalanan. Alam mo yun, pero dahil ako nga ang ano, ako ang kumuha, so it's my responsibility. So doon ako natuto lahat. Kaya ngayon, bawat kilos ko, kunyari, bawat order ko sa ano sa supplier, chinecheck ko, hinihingi ko ingredients list. Tapos check ako sa EU rules, check ako sa Denmark rules. Okay ba to? Pwede ba to? Buti na lang yun nga, meron nga akong food consultant na ano na tumutulong talaga sa akin na ito gawin mo, which is ano, medyo nakakaano ng pressure sa katawan. Kasi pagka dumating dito, yung alam mo yung pag dumating yung food control dito sa akin, parang pag nagda-drive ka tapos katabi mo yung police, yun yung pakiramdam eh. Alam mo, wala ka nang ginagawa. Seryoso. Oo, seryoso, di ba? Na-try nyo na yan. Oo, aminin nyo na, try nyo. Wala ka namang ginagawa. But anyway, paseryoso ng paseryoso itong mga tanong natin. But may isa pa akong tanong. Kasi na, bihira akong makakuha ng import and export na guest eh. Kaya, maybe, pagpasensyahan mo itong mga tanong ko, Miss Sandra. But I think it's a good opportunity para sa lahat ng nakikinig ng aming podcast. So, sa import and export, you can answer it or not, but I just want to know ang idea. How much are we talking about yung amount of transaction that you have every year for just importing like goods from the Philippines and then dadalhin mo siya sa Denmark, di ba? Uy, may plano. Ano yung capital ba yung ano? Yes, yung operation mo, yung are we talking about $1 million, $2 million? Ano lang, sa peso, range? Sa peso siguro, mga you have to be ready like 3 to 5 million peso per container. Per container yon. Per container, it's 40 footer na yon na container. But syempre it will depend kung ano yung mga products na kukunin mo, kasi syempre yung mga kung mga chips lang, mga noodles ang kukunin mo, syempre mura yon. Pero kasi ang mga consolidator sa Pilipinas, may mga minimum order sila na syempre hindi rin sila magpapagod na kumbaga kung puro noodles lang pala hampas lupa ka, edi ikaw na kumuha din. Ano? Uy, alam nyo, dito talaga tao sila sa akin kasi hampas lupa ka. Sabi ko sa kanila, hampas lupa ako, bakit? Hampas lupa. So, ilang, kon-
Ilang container ka ngayon, ilang container a year ang na napapayagan ka magdala? It varies kasi sa ano, sa bili. Sometimes nakakakuha kami ng mga minimum 3, nakakaano kami ng maximum 6 a year. Oh, ooh. So 3 to 6 a year pwede kang mag and wala kang nagiging problema. Okay. Madami. Every ano yun. Every container. Alam mo yung tipo na ano, kahit sabi ko ngayon, pagka, ano, kahit wala kang ginagawa, basta may pulis sa katabi mo, ganun din nararamdaman ko sa kasi, alam mo yung pagka padating, alam ko nang siguro mga 1 week, 3 days, ang Diyos ko, nag-overthinking ang lola. Nag-novena ka na. Oo, kasi syempre, you never know paano problema iyaharap. Diba? Yes. Eh kasi, imagine mo kung 3 to 6 container 'yon, 'di ba? Nung nunugay na kalap, 15 to 30 million yung isang yung shipment mo. Paano pag naharang ang isa? yun nga yung sabi ko, kaya nga sabi ko as much as possible, sinasabi ko rin sa mga sinusupplyan ko kasi syempre alam mo naman yung ibang mga customer na hindi nila alam kung bakit hindi mo na ipapasok yung mga bagay na mga hinihiling nila. Pero I try to explain them. Yung iba syempre sasabi sa, pwede mo naman yung itago. Sabi ko, madam, pag tinago ko yan, maawa ka naman sa iBag ko. Sabi ko, imagine mo na lang yung kaba ko na walang laman na illegal dyan sa loob ng container ko, tas lalagyan ko ng illegal, hampas lupa ka. Ikaw ba magbabayad ng pampalis ng iBag ko? Hampas diba? Lupa. Kasi minsan, di ba, hindi nila naiintindihan na, ay, kasi for example, Eden cheese. Eh, di ba, masarap talaga Eden cheese. Wala tayo. Mm. Eden cheese, baka naman. O, di ba, meron kami ditong Eden Cheese sa California. I don't know bakit nakalabas yun, nakapasok dito. Yun nga eh, kasi ano, 'di ba, meron siya, it contains sa dairy na, 'di ba, kasi meron hindi pa approve yung dairy natin sa Pilipinas. Oy, sa Indonesia approve sila ha. Approve yung mga dairy nila ngayon. Good job talaga. Sana rin. May ganun pala. Mm. Pati yung ano, for example, rice natin sa Pilipinas hindi approved sa EU. Kasi we are still using a lot of pesticide. Kasi meron akong sariling tawag dito, own brand ko ng rice, which is Cucina Victoria. Wow. Victoria is my daughter. Mm-hmm. Nirelease ko yan in 2018. Yeah. So talagang yung mga product ko dito is talagang para sa family ko. So during that time, kasi galing, I am from Nueva Ecija, rice capital of the Philippines. Mm-hmm. So, sana itong kukuha eh. Kasi siyempre, kababayan mo, gusto mo talagang i-ano mo kung saan kagaling, di ba? Yes. Unfortunately, pinatest namin yung ano, yung rice from the Philippines. They are not allowed kasi ang taas ng pesticide ano natin. Ang taas ng pesticide na ginagamit natin sa rice natin. They only allowed from Cambodia, from Vietnam, from Thailand. Yeah. Yun yung mga ano na doon nila in-approve kasi talagang ang allowed lang sa Europe is 0.001%. pesticide. As in, almost nothing. Yeah. And, tinetest nila. Tinetest talaga nila. Tapos, hahanapan ka talaga ng, pagka dumadating yung container ko ng rice, grabe yung kapal ng documents ko, ganitong kakapal. As in, talaga. So, kasi, lahat ng test nandoon. Kailangan kung pag-tinest nila, pag-chinek nila, asan yung mga test, hygienic test, yung mga ginawa, for example, pati sa palate, paano nilang inayos yung palette. Parang meron silang ginagawa behind. Hindi ko na alam sa English yung pati sa Tagalog. Diba? Mix na yung utak ko eh. Kung paano pinrases, kung paano nila. Kasi diba, magkaka-mold, magkaka-ano. Paano nilang pinrases yung mga yun. Pati mismo sa palette ah. Tapos paano yung pinrases yung container bago nila nilagay yung mga bigas. So andun lahat yun sa papelis ko. Diba? Sa ano lang yung rice pa lang yun. Napaka-ano nila dito with the pesticide and sa mga chemical, as in parang mga lahat gusto nila organic. Wow, okay. Yeah. Kaya parang wala rin ako nakikita siguro mga bigas dito na galing sa Pinas. Mostly Thailand, right? Oh, Cambodia. Yeah, so I guess that's the reason. Yeah. I think, ano, pag may free seminar ka ba, Miss Sandra? May bayad din yun. Pwede. Magsasign up ako. Nag-aungusyante tayo. Ayun. May link ka ba? Ano mo na yung link?
Actually, minsan nag-ano kami, kunyari for sa Philippine Embassy, nando kami, may grupo kami dito sa Denmark na Filipino entrepreneur, kung saan nag-share kami ng mga knowledge namin dito sa... Wow! Minsan na-invite naman tayo kahit hindi tayo mukhang kagalang-galang, ini-invite tayo sa mga ganun. Simple lang yun eh. Ano? Pakishare naman sa amin yung group mo para naman ma-share namin itong aming interview. Sige, sige. Ano ko sa kanila? Yung story. Yes, sige, sige. Ang galing. Puro mga ano business owner dito sa Denmark kaya na merong nag-aan balikbayan box, merong mga nag-restaurant, ganun. So, nagsama-sama kami. For example, ako, tsaka yung balikbayan box, nag-ano kami, nag-collaborate kami. Mm-hmm. Yeah. Kasi kumbaga para mas madami yung ano yung mabigyan niya ng balikbayan box, and at the same time syempre pag kumuha sila ng balikbayan box sa akin, namimili din sila, so win-win para sa both sides. Yeah, yeah, maganda 'yon, Miss Sandra, kasi minsan kasi yung mentality ng mga Pinoy, I don't know, I heard so many things about it, right? So hatakan, right? Hatakan. Ay, so sabi ko sa iyo, yan ang isa sa pinaka problema ko. Yan yung pinaka, siguro, yung pinaka, yung mga ganyan mentality na Filipino na, alam mo yung tawag dito, yung bigla kang ano, yung nakikita nilang maganda yung nagiging business mo, yay, ayan, maya-maya, may sumbong na sila sa food control, ay, may bisita ka na, o diba? Grabe, alam na ano, minsan naiiyak na lang ako, natutulala na lang ako. Kaya minsan yung sinasabi ko nga, minsan yung hindi na ako, dati nagpo-post ako ng mga ano, yung parang mga journey ko dito, nagpo-post ako yung sa mga export ko. Pero din ko natutunan talaga yung parang evil eye ba? Yung sinasabi kong evil eye na mas maganda na siguro yung hindi ka mag-post, mas maganda na hindi alam ng tao yung ginagawa. Miss Sandra, save ka sa amin. Save po kayo sa amin. Ito pong aming network na to is iba po ang culture. We want to change it. Gusto kasi po namin actually magtulungan, and din lalo na yung mga bago, kaya po namin create itong aming network. Is we want to showcase yung mga successful stories tulad ninyo na posible na kahit overseas ka, even non-Filipinos, they can start their own journey as entrepreneur and then tulungan. You know, kasi may mga tao na successful na makagamit nila yung story nila as an inspiration and sometimes also a pattern para maging successful din sila. And we're thankful po na we have like you na in our platform na sinasabi ito, kasi we want our listeners, especially dun sa mga bago, kahit na siguro mga batikan pang mga entrepreneur na matatanda pa sa atin, we have to change that culture. Na pag nagbi-business yung kapwa natin, even Filipino or non-Filipino, we should to be happy dun sa success nila. Kasi if you're gonna think about it in a bigger scale, all businesses are connected. Yes. Walang competition eh. As just long as you find your niche and your right place in that network, you'll be good. You know? Yeah. Kaya mabuhay ka, madam. Galing. Ay, sa mga hampas lupa. Yes, sa mga hampas lupa dyan. Kaya, pero sa ano nga, yun siguro yung hirap talaga. Kasi imagine yung mga Chinese, pag nagbukas ng ano ang mga Chinese, they support each other, di ba? Yun lang, sabi ko, dumating yung panahon tayo mga Filipino, maging ganun na rin tayo, di ba? Yung mentality natin. Sana maging ganun na rin. Sana. Apoy, pupush po natin yan. Kami po, pinupush po namin yan dito sa amin, sa network natin. Yeah, parang may nabasa ako eh, parang sinasabi niya, poor people compete, rich people collaborate. Yes, exactly. Galing, di ba? Parang pag inisip mo, yung mga poor mentality na yan, inisip mo kahit competition sila. Pero pagka ano ka, rich mentality, isipin mo collaborate. Kasi pare-pareho kayong aangat sa buhay eh. Pare-pareho kayong magiging successful, di ba? Yeah. So dapat baguhin na yung mindset na yun na hindi competition, it can be a collaboration. Yeah. At isa pa rin yung ano na, kunyari, may kakilala ako, gusto niya mag-start ng business. And then nagtanong siya sa isang tao. Ang sagot sa kanya, ay, ano, hindi ko alam yan. Ay, mahirap yan. Tapos bigla siya tumapit sa akin. Nagtanong siya sa akin. Ang binigay ko agad sa kanya, eto, mag-registered ka dito. Eto, may kakilala akong connection na pwede mong anuhin, na pwede kayo mag-usap para mag-usap kayo. Baka kasi meron din siyang yung gusto mong business. Ganun. Sabi, nagulat daw siya. Sabi ko kasi, pag gusto mong mag-business, magtatanong ka sa taong nagbi-business. Kasi, pag nagtanong ka sa mga taong correct. Ang
sagot kagad niyan sa iyo is negative. Yeah. Diba? Pero pag tanong ka sa mga tao nagbi-business, katulad din yan sa mga bodybuilders, di ba? Sa mga bodybuilders, magagandang katawan. Pag gusto mong mag-umpisa mag-gym, yung mga kapwa mo dyan na hindi magagandang katawan, i-judge ka. Pero pag kayong bodybuilders ang nilapitan mo, tuturuan ka. Mm. So, ganun din yan sa business. So, kung gusto mo talagang ano, mag-business ka, gusto mong ma-push yan, pumunta ka sa tamang tao. That's the right person. Galing, yeah. Galing, galing. Miss Sandra, lagi ko tinatanong to sa mga tao eh. If you go back in time, yeah, like, is there anything you want to change in your entrepreneurial journey? Or masaya ka sa mga naging process mo or journey mo or progress mo sa buhay? Siguro, masaya ako kung ano yung kunasan kami ngayon. Although, the journey was really hard. Totoo. Alam mo, pero sabi nga nila, wala namang smooth na journey. Kasi mm-hmm. yung every hardship na napagdaanan ko, doon ako natuto eh. For example, yung mga pagsusumbong, pagka sinusumbong nila ako sa Food Authority, doon dumadami yung kaalaman ko eh. Free yun. Yeah, diba? Yeah. Although masakit sa loob ko yun, syempre may konting penalty yun. Yeah, yeah. Mm-mm. Pero natututo ako doon eh. Ang dami ko, as in talagang, ang dami kong iniyak sa journey na to. Mas madami siguro iyak kaysa sa tawa, pero madami din tawa eh. may sakit. So ayun, mixed ano na siya, mixed emotion siya, para ka nasa roller coaster, 'di ba? Ganun. So hindi ko ipagpapalit yung mga na experience ko kasi it makes me stronger person right now. Tapos lahat yung lahat ng knowledge na natutunan ko, nakuha ko from that experience, is yun yung parang foundation ko right now eh. So, hindi ko siya ipagpapalit. I will be happy that I went through that. Galing. Yeah. Galing, galing, galing. Meron pa akong, before we go, kasi ano eh, mas maganda yung topic eh, maganda mag-usap pa eh. Kaya lang kasi, ayaw natin mag-overtime, right? Before I have my final question. Natutuwa kasi ako sa journey mo, Miss Sandra. From this to saver, no excuse of going to school. Pinasok mo talaga yung personal development eh, right? Na I have a goal, I wanna reach it. Wala akong excuse, wala akong pera, but I'm gonna work Monday to Sunday. Right? It's not gonna be easy. Pero masaya ka sa journey na yon. And then, after school, right? You set up your own business. The savings that you have, yung pa rin yung naipon mo dun from okay. going to school, right? Yeah. From working and then to school, right? Yeah. And then, borrowing money from your family, and then the bank says you're VIP now, we'll give you money. Na-inspire na tuloy ako. Maya-maya may mag-i-import na dyan. Oo, Miss Sandra, paano ba yan? Na-inspire na tuloy ako sa story ni Madam. Diyos ko. Wala yata dyan masyado sa California. Oh, wala. I-duplicate mo. Madam, i-duplicate yan. Madam, tapusin ko muna, madam, yung franchise ko. Tapos, pagka ano, usap tayo. Pakilala kita kay supplier, gusto mo. Ayun, oo. Yes, madam, syempre. Madam, talaga, huwag mo kalimutan. Ay, recorded to, ha? Alam mo naman. Wala akong, may nasabi ba ako nun? Meron na, wala nang bawian. You can't take that away anymore. It's recorded. But okay, you know what? Before I ask the last question, you want to ask question first? I want to add something kasi kanina on mobile ako, nasa kotse ako. Sabi ko, kailangan ko bumalik sa office. Hindi ko maka... Oo. But anyway, alam mo ang pinaka nagustuhan ko sa story ni Madam is yung start niya sa na maging nung 2008. Oh, nagsusulat ako. 2008. Naging student ba siya or exchange student? And I think, kaya siya blessed ni Lord. Ito lang naman sa akin, take ko lang to, is imagine mo, kasi po ako, may anak po ako na nasa spectrum. So, meron po. And I can really relate dun sa parents na pinaglingkuran nyo, yung nag-take care sa'yo dun. And I think it takes
a real staff person yeah to handle that kind of situation. Yung business okay pa eh, but that experience will bring out the character. And yun talagang it gonna shape you up on kung gaano ka katibay, kung gaano ka yung pagmamahal mo talaga, yung ka-concern mo or yung patience mo nandun eh. And I think that's is a big factor na nangyari sa buhay niya. Kasi naramdaman ko yan when my kid was 3-year-old pa lang. And natutuwa ko dahil yung story ni Madam is somewhere like close to my heart na you know, naging way siya na matulungan yung mga families na yun. Then that's why I believe na kaya siya binibless ng Diyos ng may kapal because of that. And I'm so happy na nakasama ka namin dito sa Global Entrepreneur Network. I hope this is not the last time, but this is just the start of show, you know. Alay nyo sa ano natin, sa next, ano natin, sa part 2 natin, eh, bumalik na tayo sa 1985. Baka doon, doon nyo maintindihan yung pinanggagalingan ko. Oh, yeah. But, you know, ang question ko, bago i-question ni Erwin yung kanyang last question is, kung bibigyan ka ng tatlong bagay na natutunan mo for the past decade or for the past 10 years or more than 10 years, ano yung tatlong characteristic or it could be a virtue or something na sa tingin mo kailangan meron ng isang entrepreneur or yung mga bagong entrepreneur na gusto maging entrepreneur? Tatlong bagay na top 3 in the list na in your experience, hindi natin kailangan yung libro or Google or yung ano, yung mga ChatGPT niyan. This is like real stuff. Ano yung tatlong bagay in your experience? Number one siguro, lakas ng loob tsaka kapal ng mukha. Yun yun eh. So number one top list ko. Kasi kung di malakas ang loob mo, hindi ka magte-take chance, hindi ka magte-take risk. Kapal ng mukha kasi kailangan mong, kapalan yung mukha mo magsabi. Katulad ng pagsasabi ko doon, for example, sa host family ko na I need work from Monday to Sunday. Kapal ng mukha yun. Kinapalang ko talaga mukha ko. Tapos kinakapalang ko niya mukha ko sa ibang tao na, oh sige, bigyan mo ako ng trabaho. Gagawin ko yan. Diba? Kapal na mukha. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin yung kapal na mukha ko. Kunyari, nag-a-advertise ako dito. Diba ako kapal na mukha? Nagti-TikTok ako. Diba? Para lang ma-market yung ano ko, yung mga paninda ko. Kapal din na mukha yun. Siguro second is yung tiyaga. Patient. Kailangan mo ng mahabang pasensya sa ano na to, kasi yung business kasi ano siya, up and down siya, para siyang roller coaster eh. Kailangan ma-chat ka yung ano, kasi minsan may mga tao na madali sumuko, di ba? Pagsubok lang, ayoko na. Dumadating din sa akin yan. Dumadating din sa buhay ko yung ganyan na, ay, suko na ako. Pero yung, ano lang siguro talaga yung, maswerte lang ako, nandiyan yung asawa ko na, minsan, hoy, gising ka, huwag ka sumuko, kaya mo yan. Di ba? So, yun yung pangalawa, meron kang mabait na asawa. Mabait siya. I'm just kidding. Mabait siya ako minsan, ha. Minsan gusto ko na siya ibalik sa kalingan niya. Mabait hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Then next time, yung guess natin si sir. Patay tayo dyan. Ano ba ba yung last? Siguro yung last, siguro mag-ipo. Ano, sa capital, kasi syempre importante yan sa capital, mag-ipon ka and then huwag ka mag-start ng business. Kung alam mo naman na hindi mo kaya, na wala kang capital, kasi hindi mo alam eh kung may magpapahiram ba sa'yo eh. Especially, let's be realistic sa mga bangko, talagang hindi ka pahihirap yan pagka wala kang pinapakita na magandang maibibigay mo sa kanila. So yun yung siguro yung tatlong iniisip ko na three ano main na tawag dito, kung ano yung pinaka main ko sa business. Yeah. And I 100% agree. Nakikita ko pa yung theory iron ni Madam eh. Theory action. Tapos sabi niya yung top 3 niya. Kaya sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, you know, ayun, tatlong bagay, no? Dapat matibay ang loob at makapalang muka. Galing, patient, galing. May asawa kang pasaway, number 2. Hindi, may mabait kang asawa at matyaga, patience. Ang galing. I mean, sabi ko na, kung magpapa-seminar ka ng import-export, aaten ako. Ako yung number 1 na. May balak na, may balak.
Miss Sandra, I know overtime na tayo. It's been an hour, 15 minutes, I think. Ganyan kasi pagka napapasarap, ayaw din sinusunod yung timetable. Ito rin eh, di ba sa mga ibang guests? Nagkukwentuhan lang tayo eh. Eh kasi kwentuhan na naman talaga. We want to know your story na makakatulong sa atin, sa atin, sa lahat, right? Sa atin, sa journey natin. Meron na kong ano, ito final question na to. Meron ka bang gustong i-share na hindi namin natanong or something that we miss or anything you'd like to share with our listeners na baka hindi namin natanong, baka mamaya hindi... Siguro ang share ko lang sa kanila na alam niyo yung pagka yung sa pagbi-business is not really easy, pero tiyaga lang talaga, tiyaga. Paulit-ulit tiyaga. And also, siguro yung isa pang bagay na gusto ko, nasabi ko to kanina eh, about sa pagkakumikita ka na, wag na wag mong itaas yung standard of living mo. Kasi doon, yun yung ano eh, ang dami talaga doon nagfe-fail eh. As in, ang dami. Especially tayong mga Filipina, I'm sorry. Doon tayo nagfe-fail eh. Kasi once na talagang nakita natin, kumikita tayo ng pera, doon na tayo yung standard of living natin, tinataasan natin. Instead na, yung pag kumikita tayo, save, invest, ganun. Siguro, if ganun lahat yung thinking natin, siguro yung yaman natin, no? Siguro wala lang mag-OFW, di ba? Yun yung siguro yung gusto ko. Oo. I-share na save, invest. Save and invest, not save Waldas Facebook page post, ganyan. Tapos bukas, wala. Nga. hindi naman masama. Kasi ako right now, nasa stage ako na kaya ko nang bilhin yung isang bagay, for example. Kaya ko nang dalhin yung mag-ama ko na sa mga lugar na, ano, for example, correct. Last year na ano ko sila, I paid. that's the beauty of entrepreneurship. You travel not because you want your nagtrabaho ka eh. Because yes. Your business is paying for it. Yes. I mean, maybe sa akin naman, ang take ko naman doon is, in my journey naman sa pagiging entrepreneur, hindi masama na magtaas ka ng konting standard of living. As long as you can match it up, yung business mo is paying for it. Yes. Pero kung what happened is nagagalaw yung savings and reinvestment, you think about it. But yes. If the business has some excess, why not? You know, we live only 60, 70. I used to have a care home po eh. Yeah. May care home ako dito dati sa California. And I know how short life is. Yeah. And the beauty of entrepreneurship is bibigyan ka ng flexibility and at the same time, like a passive income that you can really enjoy not only the business itself but also your family. Yes. Kasi diba, bakit naman tayo nagninegosyo? It's because of our family, our kids, your beloved husband. So you want to enjoy the fruits of your labor. So siguro konting mga ganon, pwede naman basta ang nagbabayad, hindi yung savings mo or yung investment mo or basta yung cash flow ng business. Yes, so yun yung take naman doon. Yeah, exactly. Kaya asawa, ha? Hey, you know what? Alam mo kasi, ganito yan. Naniniwala kasi ako na sa likod ng bawat successful na entrepreneur, may, lalo na kapag hindi sila single, yung asawa nila is a God-given gift to their life. Kasi napakahirap magnegosyo kung yung asawa mo kontrabulate sa'yo. Exactly. Actually, ang ganda ng combination namin kasi ako sa sales, siya naman sa mga IT. Sa IT ano siya, IT consultant ang ano niya, ang business niya. So lahat ng system sa website, sa ano ko, lahat siya ang gumagawa sa legal. Ang ganda. Imbis na ibayad ko pa yung ano, ibayad ko yung sa para sa IT. Siya na gumagawa, 'di ba? Yeah. Libre na. Diba? Oh, wow. Ipatent na natin yan. Dali na natin yan sa North America. Go, go! Pag-usapan sa likod. Mamaya, pag-usapan. making future possibilities. Yes. Kaya ito maganda ng global network, entrepreneurs network eh. We can connect people around the globe. Yes. You know, kahit magkakaiba tayo ng lugar, but you can see like tons of potentials.
Yeah. Especially when you're sharing their stories, di ba? Nakaka-inspire. Na-inspire na nga ako eh sa story ni Madam. Ang ganda. Ang ganda talaga. Ang galing, galing. Matutuwa yung mga listeners natin. Matutuwa yung mga listeners natin. Kasi we are here to inspire them na hindi naman lahat ng ano ng mga nag-OFW. Alam mo yun, doon na lang sila. Meron din naman mga kapwa talaga na nagpostige at pinapakita sa mga puti na tayong mga Filipino, hindi lang tayo taga-linis or hindi lang tayo nurse, hindi lang tayo taga-alaga. Meron ding ano, gusto natin ipakita sa kanila, we are also, we can also do everything na kagaya nila. Diba? True. Makibak. Hindi tayo hampas lupa. Di ba? 2024. Yan. Walang hampas lupa sa 2024. Hindi, pag napanood niyo yung mga live ko, Diyos ko, baka sumakay. Minsan yung mga live ko, parang minsan iniisip ko, ito bang mga tao na to nanonood para mag-mine? O nanonood sila para ano-ano to comment? Entertain. Ay, pagka napanood niyo yung ano ko, mga live ko, Diyos ko, yung iba talaga, sabi ko, puro tawa emoji, ano ba, magbayad naman kayo, sabi ko, magbayad naman kayo. Di ba? Kayo, sabi ko. Mapanood nga yan. Kunwari, mamisan, pagka mamisan talaga, parang yung buong 3 hours namin na live, puro tawa. Puro tawa. Pati yung ano, yung ano namin ni Rhea, si yan back na. Oh, connected sila ni Rhea. Oo. Oh, ano, Rhea Tomasio? Yeah. Wow. Pag napanood okay. Yung... Parang si Rhea yung pausap natin eh. Oh, kaya pala parang kwelang-kwela din, parang ano, replica. Oh, pag napanood niyo yung ano namin, yung sa vlog niya, tatawa kayo ng tatawa. As in, tatawa lang kayo ng tawa. Kasi yung talaga yung buong episode na yun, siguro, puro tawa. As in, puro kabaklaan ng naisip namin. Kasi gusto nyo yung pagkamisan, siguro pagiging komedyante ko, siguro misan, hindi na ako diniseryoso. Nung nagpunta ako sa Ambayon, sa Anoga, siguro hindi na ako siniseryoso nung ano, kala nila. Kasama ko na si Rhea sa Anoga, sa Food Expo. Kasi naghanap kami ng mga bagong prospect na ano yung mga mga supplier, gano'n. Hindi ako in-entertain. Kasi sabi ko, mukha talaga akong hampas lupa. Ano ba, di ako in-entertain. Di ako pagalang kapilang. Eh, ito naman si Rhea. Siya naman tapo ka na tao, sabi si Rhea, uy, importer-exporter, hindi lang halata. Sabi ko, hayop ka, pinarinig mo pa sa akin. Ay, puro tawa kami na pag magkasama. Grabe, sasakitan siya nyo sa amin. Nakaka-excite. Pag napunta kami sa Europe, ano yung natin? Oo, meron na kayo. Oh, meron na si Rhea sa the Netherlands. Oh, meron na kayo dito sa akin, sa Denmark. Ano gusto niya? Belgium? Kami connection tayo dyan. Next year yata, ang di ba ang destination natin, Australia? Nakasagot na tayo. Malayan yan. Sa susunod na year. I know, ang daming invite. Diyos ko, paano natin pagkakashine yung ano natin? Yung ano natin, cash flow natin sa lahat ng dami. Si Mayo, na problema sa cash flow. Save na. Start na lang save. Huwag kayo pupunta sa ano, sa Switzerland. Talaga mahampas lupa kayo doon. At mahal. One of the expensive country in Europe. Switzerland and Norway. Mahirap. Ay, naku, mahal. Mahal. Mm-hmm. Good to know. I think that's the goal, to have a business in Switzerland. Mahirap din magano doon magpasok ng mag-export ng product doon kasi ang dami. Oh, talaga? Yeah, mayaman Swiss country. Oh, mayaman yata. This is Swiss, 'di ba? Swiss bank. Doon nilalagay yung mga pera ng mga ano. Oo, yung mga may mayaman dyan nagtatago ng pera. Baka naman. Doon pinapalagay, no? Yes. Pero pag California, madali lang magpasok. Hindi ko pa na ano eh. Wala pa ako sa level niyan eh. Ano yan? Papasagutin mo. Hindi, pinapatawa ko lang si Erwin. Kasi parang nababasa niya yung naisip ko eh. Ay, syempre. Alam na yan. Collaborate na. Talaga itong si Pinoy Millionaire, nakakainis eh. Huwag mo i-plug yun. Uy, ano yan, ano yan? Kainis lang. Pagkakitaan yan, ay small money. Oh my God. Miss Sandra,
gusto pa rin magstay, but we have to say goodbye. Yes. Before we do that, could you tell us, like, for our listener, how can they connect with you? Could you provide your businesses, Facebook page, cell phone, text page? Sa kanila pwede. Ang sila mga order ng mga Filipino products na or mga items mo, na import export mo, lahat. This is the floor. Go ahead. Well, you can contact us. We have a page, Shop VSS, and we also have Facebook group, shopvss.dk. And you can also check our website, www.shop-vss.dk. You can also find us on Instagram, ShopVSS. You can also find us on TikTok. Pag sa TikTok, ihanda nyo ang inyong mga chan kasi tatawa kayo. We also have you. Meron din kaming YouTube pero hindi masyado sa ano eh. And also you can also add me sa aking private account, Sandra Nagano Lee. Okay. So, do you have a phone number sa mga potential na gustong kumuha sa inyo ng mga products ng mga wholesaler dyan, local outlets? Contact me 0045537-3641 or you can email me at sl@shop-vns.ph. Wow. Sana may lagay natin yan yung in writing para makita ng ano ng ating mga listeners. Mga magpa-crush mo. And wait, there's more. Okay. Kapulit tayo. Kain eh. Sakit na lang pang ako. Umiinom na ako. Pwedeng tapusin mo natin ng konti itong programa para makapag-sumisan pa tayo, di ba? But anyway, bago tayo mag-end, I would like to say thank you so much, Madam. I know this is not gonna be the first time and we really got inspired and then also pumped up dun sa story mo bilang isang entrepreneur. From 2008 to 2024, there's like tons of golden nuggets that I know yung mga listeners namin is may natuto at may apply sa kanilang personal journey. At thank you rin sa husband mo for allowing you to be here right now. At kung nakikinig man siya, kudos to you, Mr. Lingo. Thank you. Wala siya magagawa. Wala siya magagawa. And regards sa iyong mga family, especially sa inyong mga kids. And I wish you all the best in life and also the success of all your journeys and entrepreneurship sa loob at labas ng Global Entrepreneurs Network. And from the bottom of my heart, thank you for this story. Salamat din sa chance na ma-share the story. And I hope everyone na makapag-inspired sila. Partner? Thank you so much, Ms. Sandra. Thank you for taking the time to share your story with us. Isa-stop ko na yung recording, okay? In 3, 2, 1, stop recording. Bye! Bye! Natuyo lang muna ako dun ah.